At nandito sa speech at Atty. Roque ni Robert Kennedy, basahin ko lang yung binabanggit ni Atty. Roque. The shameful fact is that for the last 20 years, the advocates of militaristic foreign policy within the U.S. leadership, Pentagon, CIA, at ang U.S. State Department na mga war sponsors, the opposite is happening. Their belligerent strategy of maximum confrontation extends beyond Russia and China, where the same group within our government today want to use Taiwan, tama ka, Atty. Roque, as a geopolitical pawn to justify the way they use war in Iraq, Syria, Afghanistan, and Ukraine. Tumutugma itong speech ni Robert Kennedy Jr., Ma'am Lorraine, and Atty. Harry Roque, sa nangyayaring tinitingnan mo ngayon at ang buong mundo na ang Taiwan is the next proxy war area at damay dito ang Pilipinas, Ma'am Lorraine. Taiwan at Pilipinas. Taiwan at Pilipinas. West Philippine Sea, no? Yes. Hindi naman magpapakamatay yung Pilipino siguro dahil sa mga batu-batu at isda, no? Correct. Pero ang Amerika, talagang sinasabi niya, eto na ang next flashpoint for conflict. For conflict. May tanong kay case folks. Sinabi mo kasi na threaten ang US at China dahil ayaw nila na mas makapangyarihan ang China sa kanila. But it already has come to pass. And are they blind? Do they not see what's happening inside their own country? Kaya that it's spiraling to a downward abyss? Don't they know that? Yeah. What is happening? Military-industrial complex na nagpapatakbo ng gobyerno ng Amerika, yan ang hindi papayag. Kasi kapag naunahan sila ng Amerika, ibig sabihin, baka mamaya muli itin ang kita nila. Okay. Kapag nagkaroon ng mas malakas na bansa ng gaya ng China, at ang China naman, alam natin kung anong gusto ng mga Chino, kita, kalakal. Yes. Hihina ang kanilang negosyo. Yeah. Ayaw nilang magkaroon ng gera dahil ang gusto nila, negosyo lang tayo lahat. No? That is bad for business for them. Yan yung tinatawag talagang military-industrial complex. At sabi nga ni Robert Kennedy at ni President Eisenhower, this will devour our own democracy. Nation. Correct. Mga kababayan. You know what the complex is? I'm sorry. Yeah. In the psychological sense, the complex is unthinking. It's like parang mob mentality. Hindi na nag-iisip. Okay, kasi mas psychosis. Kung kumbaga ikaw ang Amerikano, nakikipag-away ka ng ganyan, nagmamaniobra ka halfway around the world, and yet your own people are dying from drug addiction, all sorts poverty. Of things, no? All these shootings, mass shootings, then there's something wrong. You're not even looking inside yourself anymore. Yeah. You're starting wars halfway around the world, and in fact, aggressive wars, no? Wars that are not even fought in self-defense, no? In fact, maganda yung punto ni Robert Kennedy. Itong military-industrial complex is the response to economic decay in the U.S. Yes. Yes. Parang naging economic yes, development strategy nila. Yeah. Hindi na bali yung ekonomiya natin sa ating Amerika, sa Amerika, sa bansa nila. Dahil kahit anong mangyari dyan, kikita tayo pag nagkaroon ng gera. Yan yung so yan yung substitute nila for genuine economic development sa Amerika. Alam mo ako, lakwacherong spokes ang tawag sa akin ng ilan. Nakarating ako ng Amerika, kailan lang, tapos yan, nagpunta ako ng China. Ibang-iba talaga ang feeling. Down ang Amerika. Okay? Ang daming sarado na ngayon. Pero pag pumunta ka ng China, nalulula ka sa economic activity. Yes. No? So yun ang katotohanan. So imbis na gastusin nila ang kanilang pundo galing sa kaban ng bayan para magkaroon ng mas masiglang ekonomiya doon sa Amerika, pinupokus nila ngayon sa gera. Kasi after all, ang benta niya sa gobyerno alone ha is $1 trillion. Yes. At siguro sa buong daigdig aabot yan ng 5 to 10 trillion. Yung ano yung parang ito yung sinasabi sa speech yung wages of war. Yung sinasabi ni JFK, ito yung nangyari na nga sa kanila na nawala na yung creativity nila. Diyan sila naka-focus sa gera. Diba? Dahil, so they've created all of these things, no? We will provide data for that, ma'am, and we will ask Pastor to react. Pastor. No less than the International Monetary Fund have acknowledged in 2022, China has already overtaken America in world GDP. The world GDP of America is only 15.2%. China is 19.8%. The global supply chain and production is concentrated 32% in China. In the industrial base of America is eroded already 10 years ago nang magsambulat ang crisis sa kanila. China has continuously built markets, but it does not destroy markets. It creates forces of production that become markets for China. How do you react to that, Pastor? Well, bakit insecure ang Amerika dyan? Well, yun ang sinabi ni Atty. Roque kanina. Ang kanilang focus na kanilang ekonomiya ay warcraft. Yeah, warcraft. Puro doon sa gera. Sa gera.
sa Ukraine alone, they have poured in $100 billion. Dollars. Wala pang bali yung mga armas na pinadala doon at lahat-lahat na. At ngayon, nagagalit pa nga si Zelensky dahil kulang pa. At na-disappoint nga si President Biden sa sinabi niya eh. So, yun ang nakikita natin na nawala na yung creativity ng mga Americans. Kasi wala na silang GDP na ipapatong doon sa kanilang currency. Yes. While China has all the creativity. Overtaken siya, Pastor, ha? Overtaken, no? Kasi negosyo nga sa kanila eh. Mm-hmm. Trade ang kanila. They called it shared development. Shared development. So, itong sinabi rin ni Robert Kennedy, if I may continue. Sabi niya, please. Let's leave off geopolitics for a moment and take the matter of war and peace a little deeper. Sabi niya, President Kennedy understood that peace begins with our basic attitudes and beliefs. He spoke of the futility of passively waiting for the other side to become enlightened. We must examine our own attitudes, he said, as individuals and as a nation, for our attitude is as essential to theirs. We should, he said, begin by looking inward. Yeah. Yung nga sinabi ni Doc Loren kanina, tingnan mo muna yung backyard mo. Anong nangyayari sa inyo? It's decay. Yeah. Go to San Francisco. San Francisco. All establishments are being Washington, closed. D.C. Washington, D.C. New York. Portland, Oregon. Ghetto. Sa L.A. Philadelphia. Blocks. Puro ghetto. And then you are trying to solve or invade the whole world for what? Exactly. What profits you? Yes, Atty. Arroyo. Nasa denial stage kasi yung Amerika eh. Kasi matapos ang Cold War, na ang totoo naman, nagwagi ang Amerika dahil na-dissolve ang USSR no? At naging pinakamalakas at nakapangyarihan at mayaman ang Amerika. Hindi na siya sanay na isipin na hindi na siya yung magiging pinakamalakas at pinakamayamang bansa. Ang katotohanan ngayon, hindi naman ito Cold War na naman sa panig ng China at saka ng Amerika. Eh. Yeah. Kasi hindi lang China ngayon ang umunlad at naging malakas. Napakadaming mga ibang bansa na dati mahirap, ngayon malakas na. Yes. Bukod sa China, nandyan na rin ang Russia. Na hindi natin akalain na magre-recover after the dissolution of the USSR. Nandyan ang Brazil. Nandyan ang India. Nandyan ang South Africa. At ngayon, mga 14 pang mga bansa ang nais na sumapo sa tinatawag na BRICS. So ito na kayong simula ng tapos na kasi yung unipolar na nag-iisa lang Amerika. Yeah. Dati, bipolar, yung Amerika at saka USSR. Russia. Ngayon, sumusulpot na yung mga dating mga maliliit na bansa, na mahihinang bansa, na lumakas na kasi nagkrusige sila. At kasama dapat dyan ang Pilipinas. Bakit? O tignan natin ang ating GDP growth. Tayo isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya nung nakalipat sa taon, 7.6. After the pandemic. So isa na tayo sa economic darlings of the world. At magpapatuloy pa yan. Bukod pa dyan, meron tayong 13 million mga Pilipino nagtatrabaho sa abroad. Ibang parte ng daigdig. We have Filipinized the world. Kaya nga, isa tayo dun sa dapat na ninindigan sa BRICS at nagsasabi, tigilin na kasi yung pag-iisip na merong isang bansa lang ang may karapatan na maging pinakamangyarihan, pinakamayaman. Tanggapin na lahat ng bansa ay nais umunlad at nais maging makapangyarihan din. At maski marami tayong umunlad at makapangyarihan, mabubuhay tayo ng mapayapa kung tayo ay makikipagsama. Yeah. Very good.